Bata pa lamang si Gloria, hilig na niya ang pagsusulat. Kaya nang magkolehiyo ay lalo pa niya itong hinasa. From an early age, so we were already surrounded by a literary rich environment in our home, so which featured classic stories, both foreign and Filipiniana. So we were already told stories, well, the classics like Cinderella or the Grimm's fairy tales. I began journeying down the path of student journalism also. This vocation has kept its presence in my life until today. Iba't ibang komunidad ang kanyang binisita sa bansa. Naging daan daw ito upang makakuha ng inspirasyon sa paglilimbag ng aklat niyang The Perfect Three na 5 taon niyang sinulat. So I think it started from there, from our community projects ng Bataoko PH, that I wanted to write The Perfect Three. So it was back in 2017, but I have never gotten to publish it until now, until 5 years later. That's it. So some books have taken me years to publish them, but I'm happy to be back in the book development industry again. Matagal man, isa naman ito sa mga librong ipinagmamalaki niya. Laman kasi ay mga aral sa pangangalaga ng kapaligiran. Where we need to take care of our environment, take care of our trees, that we should not take for granted what has nature given us. Ang kanyang libro ay matatagpuan sa isang bookshop sa Baguio City. Abangan rin daw ang iba pa nitong mga libro na ilalabas ngayong taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.